Umaga na naman and kailangan na natin ulit magtrabaho. Ayan, kitang-kita ang ngipin ko. So, in the process pa rin yung ating ngipin, kaya nagkakahiwalay siya. Okay, so anyway, mga ka-tutorial. Yung tutorial ko ngayon is just a simple and basic lang sa mga nagtatanong pa rin sa kwarta, sa home credit. So, yung kwarta kasi is panibago sa ating mga pandinig and nagkakaroon nito yung hold up. Hello, magandang umaga po mga ka-tutorial. So umaga na naman and kailangan na natin ulit magtrabaho. Ayan, kitang-kita ang ngipin ko. So in the process pa rin yung ating ngipin, kaya nagkakahiwalay siya. Okay, so anyway, mga ka-tutorial. Yung tutorial ko ngayon is just a simple and basic lang sa mga nagtatanong pa rin sa kwarta, sa home credit. So, yung kwarta kasi is panibago sa ating mga pandinig and nagkakaroon ni umutang kay home credit na product loan. Okay? So, yung kwarta is another kind of loan kay home credit kung saan nagkakaroon tayo ng different account number. So, iba yung loan product and iba yung kwarta account number. Iba yung account number ng kwarta, iba yung account number ng loan product. So, kung gusto nyo panoorin, narito po ang aking video kung paano natin babayaran ang ating kwarta. So, panoorin po natin lahat to, ah. Sa inyong home credit application, may makikita po kayo dyan. Ayan, para sa mga nagtatanong kung ano po ang kwarta po ay isang features ni home credit. So, sa mga nagtatanong naman paano ito bayaran, so, kung mapapansin nyo, meron dyang kwarta account number. Okay, so hanapin natin lang itong from brush natin, ha. Itong kwarta account number, kung makikita nyo, andito yung account number nyo. So, ito yung account number na babayaran ninyo. So, itong kwarta account is different dito. Iba po siya dito. Okay, so ito yung aking product loan. Ayan, nakita nyo na tuloy ang aking utang. Ayan ang aking product loan. So kung pabayaran ko ang product loan ko sa June 22, so ito yung babayaran kong account number. So as easy as that. As easy as that. Ayan. So ayan yung babayaran kong loan account number. So ito po yung, kung mapapansin nyo naman, may makikita kayo dyang laptop. So, ito yung loan account number. So, ayan po yung babayaran ko sa GCash, sa Paymaya, sa Cebuana. Pwede kung saan po pwede. Okay? Then, kung nalilito kayo, napapapasok kasi ang nangyayari po sa mga tanong ninyo is yung pangbayad nyo dito sa loan product, sa home credit, is pumapasok sa kwarta. Kasi, ang nangyayari po sa inyo is ang ginagawa nyo, ito po yung binabayaran nyo na account number. Okay? Since yung account number na yan, kung makikita nyo naman, andito po, ito pong color red, yan pong kwarta. Ibig sabihin, yan po ay kwarta account. Okay? So, ito po yung kwarta account number ninyo sa home credit. So, ilista nyo lang po yan. Then, ayan po yung babayaran nyo. So, paano naman siya bayaran sa GCash? So, para bayaran natin siya sa GCash, pasok lang tayo ngayon sa GCash. Okay? So, once na pumasok tayo sa GCash, may makikita kayo missing MPIN daw. So, i-post ko lang po muna. Ayan. So, kung mapapansin nyo, tignan ko kung gumagana. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung aking GCash. Ayan. So, ayan po ay utang po yan, ha. Hindi ko po yan pera. Kaya huwag kayong ano. Ayan. So, sa pay bills, ayan po, makikita nyo naman dito sa pay bills. So, nawala yung aking tools. Ayan. Okay, i-open lang natin. Ayan. Sa pay bills, may makikita kayo dyang, nasa na? Sa pay bills, may makikita kayo dyang button na ito. Ayan, yung pay bills. Okay? From there, pindutin nyo lang po yan. Tapos, punta kayo sa loans. So, ito po yung loans. Ayan, ito yung loans. Ayan, pagkapunta nyo sa loans, pindutin nyo lang po yung loans. Then, hanapin nyo ngayon si home credit. Okay.
Hanapin nyo ngayon si Home Credit. So dyan, ilalagay nyo ngayon yung inyong kwarta account number. So ang contract number ay ito po. Ulitin ko, ito yung sa kwarta account. Ayan yung sa kwarta account. And andito yung ating loan account number. Okay, so sana po malinaw and wala na pong malito. Ito po, makikita nyo naman, kwarta account and ito ang ating loan product. Okay? So, magkaiba po yung loan account number ng product and ng kwarta. Okay? So, ayan po. 410-379-8894. Okay? 410-379-8894. So, ayan po yung ilalagay nyo. 410-379-88, kunyari lang po. Then, yung mobile number, ilalagay nyo. Then, yung amount, kung magkano yung babayaran nyo sa kwarta, and the email address para na rin po sa resibo na binibigay ni Home Credit. Then, itong protect your bills now, thank us later, minsan, hindi ko na siya nire-recommend kasi dati nung una, talagang nag-ganyan ako. Sabi kasi, thank us later. So, napaniwala naman ako. So, ito yung dagdagan to eh. Amount sa babayaran nyo. So, kung gusto nyo namang ma-protect yung bills nyo, so you can check it so that mapoprotect yung bills nyo. Sabi sa G-Insure, bill protect. Ayan. So, ganun lang magbayad ng Home Credit kwarta. So, wag tayong malito. Basahin lang po natin yung information na ibinibigay sa atin. Kasi, minsan, nagkukulang tayo sa pagbabasa. And ayan naman, nandiyan naman lahat ng details. Oh, available balance, 5150, and the quarter. Okay, sa mga nagtatanong, kung mapapansin nyo, meron na itong 150 na sobra. So ayan po yung aking rebates sa paggamit ko ng quarter. But kung mapapansin nyo, ako po ay temporarily disabled dahil siguro sa security daw, maybe may nag-attempt to open my account. So, ayan kasi yung account number, pwedeng siyang ma-open or pwedeng laging kong ginagamit yung kwarta. Kasi ang ginagawa ko kasi, pagkabayad ko kasi, gagamitin ko ulit. Kaya ayaw nilang ipagamit. Okay? So, yun lang po. Salamat! And ayan na nga. So, napanood yun na kung paano bayaran ang kwarta sa GCash. Ayan. So, pwede nyo rin siyang bayaran sa Cebuana Luwilier. Pwede nyo rin siyang bayaran sa Paymaya. Yan, pwede yan dyan lahat. So, yung Home Credit naman is anywhere, parang merong bayaran yan kasi sobrang bilis. And meron lang siyang kaunting extra charges. Okay? So, uulitin ko, wag po tayong malilito sa product loan, sa kwarta. Magkaiba po yan. So, ang nangyayari kasi sa iba, tulad ng sinabi ko kanina, dumadagdag yung payment nila sa kwarta. So, yung kunyari yung pera mo is 5,000 pesos. Then, mababayaran nila yung product loan na pupunta sa kwarta. Kasi nga, ang nailalagay nilang account number ay yung nasa kwarta. Magkaiba po yun. Inulit ko na naman. Okay, so, yun lang po ang ating tutorial ngayon. So, sinagot ko lang po yung tanong ng ating isang subscriber. Okay? So, doon sa mga nakakakuha ng rebates, ayan po ay tunay. Ayan po ay dahil sa paggamit nyo ng kwarta. So, ang paggamit po kasi ng kwarta ay may promo na 5% sa bawat ginagamit natin sa kanya. So, kung napapansin nyo, yung iba ay kailangan ng tawagan sa yung credit dahil na-lock because of security purposes, okay lang po yan. Kahit hindi mo magalaw sa kwarta kasi ang kwarta po ay 13%. Kahit hindi mo siya magamit, pag hindi mo siya nagamit, hindi ka mababaon. I mean, okay lang kahit hindi mo magamit sa kwarta kasi 13% siya, medyo mataas. Pero okay lang din na gamitin po kung kailangan mo talaga. And kung ayan, may problema ka tapos gusto mong gamitin, so antayin mo lang na mag-okay ulit siya. Okay? So hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Once again, I'm Aldrin Al Montero dito sa Al Montero Tutorial. Bye. Hold up.